Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako'y minsan ang naimbitahang mamuno sa isang panalangin bago kumain. At malimit ang ginagamit natin, yung tayo sanay na mga Catholics, ay yung bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Ay siguro ay bahid na rin ang kapilyuhan sa aking isip at para pagaanin ang isang okasyong puno ng kasiyahan, sabi ko naman doon sa aking panalangin ng kamamuno ay, Panginoon, may mga taong maraming pagkain pero walang ganang kumain. O may mga tao naman na may ganang kumain pero walang pagkain. Salamat. At kami na may ganang kumain ay meron ding pagkain sa harapan. Amen. Alin ka doon sa ngayon? Ikaw ba yung malimit na taong walang ganang kumain kahit na maraming pagkain sa harap mo? O yung gusto mong kumain, may gana ka pero walang makain dulot ng iba't ibang pangyayari, iba't ibang pagkakataon? O ikaw ay laging may gana at laging may pagkain sa iyong harapan? Ang mga Israelita nung makatikim ng pagkain, no, both in the Old Testament, no, at sa New Testament, ay tila baga mayroon pa rin hinagpis sa kanilang mga puso. And it mirrors ang ating sitwasyon ngayon na, well, ang dami nating mga diskusyon, ang dami nating appeal, ang dami nating mga activities na patungkol sa pagkain. Eh, bakit nga naman hindi? Ano, nung bata kami, meron pa kaming kanta tungkol sa pagkain. Oh, sabi doon, kung ang ulan ay puro tsokolate o kay sarap ng ulan, ako'y lalabas ng bukas ang bibig o kay sarap ng ulan. Tapos dadagdagan mo lang, kung ang ulan ay mainit na pandesal o kay sarap ng ulan. Siguro kung ganun, ano, dalawang linggo na tayo halos inuulan, eh pag hindi naman busog na busog tayo. Pero hindi yun eh. Ang katotohanan ay may nagugutom, may hindi na nakakain ng yung tinatawag nating standard ng basic meal. Sa atin kasi sa Pilipinas, ilang beses tayo kumakain? Ilan? Walang makasagot? Anim? Meron pa nga tayong yung almusal sa loob ng almusal. Kakain ng tinapay, may palaman, may kape, o hindi pa almusal yon, hindi valid as breakfast yon. But of course, I know that you got my point and I want to highlight, no, yung mga sitwasyon, kondisyon tungkol sa pagkain at mga ginagawa natin dito. O ito, yung sabi ko nga noon sa ating lumantipan, sila ay nagreklamo sa Panginoon, buti pa ika kami nung kami ay alipin. At kami nakakakain ng karne, nakakakain kami ng tinapay hanggang gusto namin. Eh ngayon dadalhin mo kami dito sa disyerto at mamamatay kami sa gutom. O di bali ng busog. O di bali ng, sorry, di bali ng alipin basta busog kesa malayang gutom. Pero hindi naman sila binigo ng Panginoon. Sila ay pinadala nila ng pagkain. Bagamat hindi pamilyar sa kanila ang ibinigay ng pagkain ng Panginoon, mana. Ano ba itong mana in the desert na ito? O kahit sila, hindi nila unang naunawaan. O 19, ano ba itong kinakain namin ito? It reminds me of, alam nyo, inabot ko pa yung panahon na may mga aid na dinadala sa atin. Yung mga corn powder, parang bulgur yata ang tawag doon, na nakasako, parang yung friendship, parang ganun. Tapos meron pang yung gatas na pag pinapak mo, didikit sa ngala-ngala. Kailangan mong lutuin. No? Mga pagkain na pag niluto natin, hindi natin kilala ang lasa. But still, we take it dahil alam nating ito ay pupuno sa ating pangangailangan o ang sa ating kagutuman. At sa ganitong kabutihan, ipinakita ng Diyos na hindi kayo gugutumin.
gagawa ng paraan ang Panginoon. At malamang ito'y tumatak sa kanilang mga isip at naipasa throughout generations. And it's written in the scriptures, binabasa nila ito, yung ganitong yugto. Kaya para sa kanila, nagkaroon sila ng imahen ng Panginoon na kung saan ay ang Panginoon last week ay nagpakain sa madami. At binalikan nila ito, binalikan nila ang Panginoon. Pero ang Panginoon ay nagmulat sa kanilang mga mata. O sa ating mga mata, minumulat tayo ng Panginoon na ang pagkain na ibinigay ay for the temporary sa ating pangangatawan. Kaya nga siguro tayo ay walang kabubusugan. Mabusog man tayo saglit, maya-maya ay gutom na ulit. Hahanap na ulit tayo ng pagkain sa ating buhay, ganoon. Kaya nga tayo, ayan, kung panahon ng pandemya, kung may kakayanan ng mag-stock, mag-stock. Yung walang kakayanan ay humihingi ng tulong. At yun naman, maraming mga tao ang nagbibigay ng tulong ng mga dito sa atin, mga pantries na ang tawag. Sa ibang lugar, mga food banks o kaya yung mga soup kitchen ang tawag na nagbibigay ng lunas, panandali ang lunas, no? Sa temporary need natin ng pagkain. But Jesus Christ opened the eyes of the people, their minds, na meron pang mas nakahihigit. Meron pang pagkain na siyang aagapay sa atin hanggang sa makamit natin ang buhay na walang hanggan. At ito nga ang tinawag ng Panginoon na tinapay ng buhay. At syempre, na-excite ang nakikinig. Bakit hindi ka ma-excite? Kung meron kang pagkain na hindi halos maubos, na naandyan sa oras ng pangangailangan for eternity, doon marahil hindi pa nila lubos na naunawaan kung ano ang tinutukoy ng Panginoon. But then, in the course of time, ay nilinaw ng Panginoon na ang ibibigay niya sa atin ay ang kanyang sarili at sa kanyang pagtuturo, sa kanyang mga alagad, ay ipinasa niya kung paano tatanggapin ang tinapay na ito, ang tinapay ng buhay. Tayo, tinatanggap natin ang ating Panginoon. Of course, there's initial, no, receiving of Jesus. Pero merong patuloy na ginagawa. Ito, itong sakramentong ito. Kaya nga po nakakalungkot na meron na naman tayong mandate, meron na naman tayong order na wala muna ulit itong ating physical mass. Actually, ngayon po ay simula. Pero dito tayo, so pagsasaluhan natin ito. No, but because of the ECQ, minsan nga hindi ko na maintindihan kung ano ba ang ECQ na yan. ECQ, GCQ, HIJK, LMNOPQ. Pero tayo ay sumusunod, tayo ay naniniwala na may patutunguhan ito. Bagamat tayo man ay magsasakripisyo ng kaunti. Sapagkat, yun nga, sa ganitong pagsasalo-salo ay tinatanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo. Na minsan inisip ko nga para tayong people in exile that we long for that day that we will gather together to partake of the bread of life, ang ating Panginoong Hesukristo. Bagamat ganoon ang magiging sitwasyon natin, ay patuloy pa rin tayo na manabik. Patuloy pa rin tayo na mayroong gana sapagkat ang Panginoon ay laging naririto, handang ibigay ang kanyang sarili bilang tinapay ng buhay. At tayo, Panginoon, nawa ay patuloy mo kaming busugin ng tinapay na ito. At patuloy tayong magdasal na sana nga ay sumapit uli yung araw na itong ating shrine. At of course, hindi lang dito sa Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word, ang mga iba't ibang lugar ng ating pagtitipon
ay muling mapuno, so that we can break bread with one another. Tayo ay magbahaginan kay Kristo na siyang tinapay na nagbibigay ng buhay sa ating lahat. O hindi lang buhay, hindi lang temporary, but life eternal, buhay na walang hanggan. Kaya nga siguro tayo rin ay magsasabi sa Panginoon, Panginoon, please, bigyan mo kami ng tinapay na iyan upang kami makaabdun, makaantabay o makasapit doon sa buhay na iyong ipinangako. Amen.